Welcome back to my channel. I am Chay and it is Chay time! Kung bago ka pa lang sa akin channel ay super welcome na welcome ka, kaya huwag mong kalimutan mag-subscribe and i-click ang mini bell button para updated ka kapag meron akong panibagong video. Yun! So ayan, super tagal ko na kasing gustong gawin tong video na to. Kaya lang kasi before parang naisip ko hindi pa right time yun para i-share ko sa inyo tong video na to. Sa tingin ko, ngayon na yung right moment para i-share ko sa inyo tong vlog na to dahil finally monetized na ang ating YouTube channel! Yay! So, congratulations sa atin, Chaymates. Ayan, salamat po sa mga taong sumuporta sa akin and sa mga taong patuloy na sinusuportaan ang aking YouTube channel. Sana po kayo magsawa sa pagsuporta and sana huwag nyo na-skip yung ads ngayon. So, ayan, alam nyo naman yun tayo kumakapit. Kaya para sa mga Chaymates ko dyan na gusto mag-vlog at gusto rin marating yung narating ko ngayon, ayan, just keep on watching. Paano nga ba magsimula mag-vlog? So, una, syempre, tatanungin mo yung sarili mo. Gusto ko ba talagang mag-vlog? Kaya ko ba? Handa ka ba talagang pasukin tong pag-vlog? So, ayan yung una mong itanong sa sarili mo. Kung handa ka ba? Kung ready ka ba? At kung gusto mo ba talagang mag-vlog? Kasi baka mamaya napipilitan ka lang or gusto mo lang sumabay sa ibang tao na nag-vlog rin. Which is, lalo lang magiging mahirap para sa'yo. Lalo na kung napipilitan ka. So, kailangan yung ginagawa mo is gusto mo. Kaya, bago ka mag-start, tanungin mo muna yung sarili mo kung gusto mo ba talagang mag-vlog. So, number two is follow your passion. Kung mahilig kang kumanta, pwede kang gumawa ng song covers. Kung mahilig ka namang sumayaw, pwede kang gumawa ng dance covers. O kaya ng dance tutorial, ganon. Kung mahilig ka mag-travel, pwede mo i-share yung mga lugar, kung saan ka na nakapunta, or kung saan yung favorite place mo. Pwede mong i-vlog yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Kung mahilig ka maglaro ng games, pwede mong i-vlog yung paglalaro mo. Kung mahilig ka naman magluto, pwede mong i-share yung mga recipes. O kaya naman, pwede mong i-vlog kung paano magluto ng ganito, ng ganyan, ng favorite food mo. Kung mahilig ka naman kumain, pwede ka naman mag-mukbang. And marami pang iba. So, follow mo lang yung passion mo. Be expressive, do what you love, and let the world know about it. Number 3, build your confidence. Bawal yung mahihiyain. Kailangan sa pag-vlog is yung kapalan ng mukha. Kasi kapag mahihiyain ka, walang mangyayari sa'yo. Una beses ako nag-vlog, super nahihiya ako magsalita sa harap ng camera. Alam mo yun, super awkward sa feeling. And hindi ko alam kung ano yung una kong sasabihin. Hindi ko alam kung paano ako mag-i-start. Then, ang ginawa ko lang is nag-practice lang ako na nag-practice. Pwede din kayo mag-set ng script nyo para hindi nyo nalilimutan yung sasabihin nyo. And pwede din kayong gumawa ng flow kung paano yung magiging takbo ng vlog nyo. And ayun din yung magiging serve sa inyong guide para maging smooth yung takbo ng inyong pag-vlog. Kailangan nyo lang mag-practice na mag-practice para ma-build ang inyong confidence. Okay, number 4, just be yourself. Kailangan mo maging natural. Kaya yun yung titignan ng tao sa'yo. Kasi once na may nakita sila sa'yo na, ay, ginagaya lang naman yan, ganito, ganyan. So, possible ka pa na mabash nila. And hanggang dulo mo na yan dadalhin. So, alangan naman magpanggap ka sa una kung hindi mo naman pala kayang panindigan. So, be natural lang and huwag ka matakot sa kung ano sasabihin sa'yo ng ibang tao. Basta ipakita mo lang kung sino ka and kung ano ka. Kasi everyone is welcome naman sa YouTube. So, gawin mo lang ng gawin yung gusto mo and ipakita mo lang sa kanila yung totoong ikaw. And kapag okay ka na sa apat na yon, kung natanong mo na yung sarili mo and kung nalaman mo na kung ano yung passion mo, kapag nabuild mo na yung confidence mo and kapag handa ka nang ipakita sa mga tao kung sino ka talaga, ayan, dyan ka na magawa ng YouTube channel. So, paano nga ba gumawa ng YouTube channel? So, una yan, punta ka sa YouTube, tapos mag-sign in ka. Kung meron ka ng existing account, pwede na yun na yung gawin mong channel. Pero kung gusto mong palitan, okay lang naman, ang gagawin mo lang is mag-sign up ka ng panibago. So, mapupunta ka sa Google. So, kailangan mo mag-create ng Google account and ang account niyan yung malilink sa YouTube channel mo. Once na nakagawa ka na ng account, pwede ka nang gumawa ng YouTube channel. Pag nakagawa ka na ng channel, pwede ka nang mag-start mag-vlog. Ayan. And then, yung first vlog mo, i-upload mo na yan sa YouTube channel mo and i-share mo sa mga
friends mo, sa family mo, at sa iba mo pang kakilala. Para ma-discover nila na nagwa-vlog ka na. I-share mo na i-share yung vlogs mo para may mga taong mag-subscribe sa channel mo. Pwede ka sumali sa mga Facebook groups kung saan same kayo ng interest. So, kunwari ang vlog mo is about makeup, hanap ka sa Facebook group na ang topic ay makeup. So, doon, pag share mo dun yung vlog mo, maraming taong manonood sa'yo kasi interested silang mapanood yung video mo. So, mas makakagain ka ng mga viewers and subscribers, lalo na kapag same kayo ng interest. Basta yung sarihan mong Facebook group is yung parehas ng vinavlog mo para connected sila and mas mabilis ka makagain ng audience. So, ano-ano nga ba yung mga equipments na kailangan mo bago ka mag-start mag-vlog? Kailangan mo ba ng mamahaling camera? Siyempre hindi. Hindi mo kailangan ng mamahaling camera. Ang kailangan mo lang is cellphone. So, yung camera lang ng phone mo is enough na para makapag-create ka ng vlog. So, kahit anong phone yan, basta may camera at okay yung quality niya, okay yan. Kung mababa naman yung quality ng camera mo, okay lang yan dahil nag-start ka pa lang naman and pwede ka pa naman makapag-ipon. Pero for now, kung ano meron ka, yun muna yung gamitin mo. So next na gamit naman isasuggest ko sa inyo kung nag-start ka pala mag-vlog is tripod. Kung wala ka pa naman tripod na nabibili, pwede mo naman ipatong yung phone mo sa isang area na magiging stable siya. Ito yung una kong ginagamit sa pag-vlog ko and pinapatong ko lang to sa unan dati kasi sa lapag lang ako nag-vlog before. Pinapatong ko to sa upuan, tapos may unan dito, pinapatong ko siya dyan para medyo mas mataas. Tapos nilalagay ko dito yung aking phone. So yan, nag-start na mag-vlog, no? Nakasurvive ako na ito lang yung gamit ko. Ilan lang naman ako nagkaroon ng tripod nung binigyan ako ni Gerald ng ring light. So yung ring light ko kasi na ginagamit ngayon is may kasama na siyang phone holder. So yun yung ginagamit ko ngayon. Kaya thank you so much. Ayan. Kapag medyo matagal-tagal ka na nagbo-vlog at gusto mo ma-upgrade yung mga gamit mo, tsaka ka na lang bumili. Pero kung nagsisimula ka pa lang naman, gamitin mo muna kung anong meron ka. Be resourceful. Ayan. Bukod sa equipments, kailangan mo rin malaman kung paano mag-edit. Siyempre, ikaw yung mag-edit ng vlog mo. Hindi mo naman kailangan na super galing sa pag-edit. Kung marunong ka mag-cut or mag-trim ng videos, okay na yon. Kung marunong ka maglapat ng background music, ng sound effects, o kaya ng text sa videos, okay na yon. I'm sure maitatawid mo lang maayos ang iyong vlog. Madami naman na download na editing software. Ako, ang ginagamit ko ngayon is PowerDirector. So, ayan, pwede nyo siyang i-download. And sa phone lang ako nag-e-edit. Yes, pwede kayo sa phone mag-edit tulad ng ginagawa ko. And kailangan lang talaga ng tiyagaan and mahabang-mahabang pasensya. Pwede ka mag-search ng kung anong gusto mong editor and pwede yun yung gamitin mo. Basta kung saan ka mapapadali, mas okay yon. At least, mas magagamay mo yung software and mas mabibilisan ka sa pag-e-edit. Okay, last, kung kompleto ka na sa lahat ng mga nabanggit ko kanina, huwag mong kalimutan mag-enjoy sa paggagawa ng vlog. Basta kung saan ka nag-e-enjoy, yun yung gawin mo. Huwag mong i-force yung sarili mo na mag-upload ng vlogs, lalo na kung hindi mo pa talaga kaya, lalo na yung mga daily vlogs. Kung hindi mo pa kaya yun, huwag mo munang gawin yun. Basta ang mahalaga mag-enjoy ka sa ginagawa mo. And huwag mo muna iisipin yung paano kakikita ka agad. Kasi sa YouTube, super hirap kumita at hindi ganun kadali. So, kailangan lahat ng bagay is pinaghihirapan pagdating sa pag-iisip ng content, pagdating sa pag-shoot, at pagdating sa pag-i-edit. So, lahat yung pinaghihirapan, hindi yan agad na kukuha basta-basta. Darating din naman yung time na ma-achieve mo yung goal mo sa YouTube. So, ayan, I'm so happy kasi narating ko itong stage na to and achieve ko yung goal ko sa YouTube. And sana makapag-produce pa tayo ng maraming videos. And sana patuloy nyo pa rin akong supportahan sa aking YouTube journey. So, based sa mga na-experience ko sa pag-YouTube, ayan yung sa tingin kong tips na pwedeng makatulong sa inyo para makapag-start kayo ng inyong YouTube career. Ayan, sana nakatulong yung mga tips na sinabi ko and sana ma-achieve nyo din yung goal na gusto nyong ma-achieve sa inyong YouTube channel. Okay, mag-shoutout na tayo. Ayan, shoutout kay Gladys Nyones, JetTV. Ayan, meron siyang YouTube channel. Ayan yung kanyang YouTube channel, JetTV. Mag-subscribe kayo sa kanya. And shoutout din kay Rosella Sarte, Jenna Marie Lumagi, at saka kay John Audrey Virtudaso. Hello sa inyo. Ayan. I think that's all for today. If you love this video, just give me a thumbs up and don't forget to subscribe for more. Check ahead with me. I will see you on my next one. Bye! Every single day.